mga panganib ng alak. At siya'y uminom ng alak at nalasing, at siya'y nahubaran sa loob ng kanyang tolda. At nagising si Noe sa kanyang alak, at nalaman niya kung ano ang ginawa sa kanya ng kanyang bunsong anak. Genesis chapter 9, verses 21 and 24. At nangyari ng kinabukasan na sinabi ng panganay na bunso, "Narito, ako'y sumiping kagabi sa aking ama. Kaya inumin din natin siya ng alak ngayong gabi. At umasok ka at sumiping ka sa kanya upang mapanatili natin ang binhi ng ating ama." At pinainom din nila ng alak ang kanilang ama ng gabi niyon. At bumangon ang bunso at sumiping sa kanya. At hindi niya namamalayan nang siya ay nahiga o nang siya ay bumangon. Genesis chapter 19, verses 30 to 35. At sinalita ng Panginoon kay Aaron na sinasabi, "Huwag kang uminom ng alak o ng matapang na inumin, ikaw o ang iyong mga anak na kasama mo, pagka kayo'y pumapasok sa tabernakulo ng kapisanan, baka kayo'y mamatay. Ito'y magiging palatuntunan magpakailanman sa inyong mga lahi, at upang inyong maihiwalay ang banal at di banal, at ang marumi at malinis, at upang maituro ninyo sa mga anak ni Israel ang lahat ng mga palatuntunan na sinalita ng Panginoon sa kanila sa pamamagitan ni Moises." Leviticus chapter 10 verses 8 to 11. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, "Salitain mo sa mga anak ni Israel at sabihin mo sa kanila, pagka ang lalaki o babae ay humiwalay sa kanilang sarili upang manata ng isang panata ng isang Nazareo, upang ihiwalay ang kanilang sarili sa Panginoon, siya'y hihiwalay sa alak at matapang na inumin, at hindi iinom ng suka ng alak o suka ng matapang na inumin, ni hindi siya iinom ng anumang alak ng ubas o kakain ng mamasa na ubas o tuyo. Sa lahat ng mga araw ng kanyang paghihiwalay ay hindi siya kakain ng anumang gawa sa puno ng ubas, mula sa mga buto hanggang sa balat." Numbers chapter 6 verses 1 to 4. "Ngunit sinabi niya sa akin, 'Narito, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki. At ngayon huwag kang uminom ng alak o ng matapang na inumin. Di kumain ng anumang bagay na marumi. Sapagkat ang bata ay magiging Nazareo sa Diyos mula sa bahay bata hanggang sa araw ng kanyang kamatayan.'" Judges chapter 13 verse 7. "At nangyari habang siya ay patuloy na nananalangin sa harap ng Panginoon na minarkahan ni Eli ang kanyang bibig. Ngayon si Ana, siya ay nagsalita sa kanyang puso. Ang kanyang mga labi lamang ang gumagalaw. Ngunit ang kanyang tinig ay hindi narinig. Kaya't inakala ni Eli na siya ay lasing. Sinabi ni Eli sa kanya, 'Hanggang kailan ka lalasing? Alisin mo ang iyong alak sa iyo.' At sumagot si Ana at nagsabi, 'Hindi, Panginoon ko. Ako ay isang babae na may hapis na espiritu. Hapis na espiritu. Hindi ako nakainom ng alak o inumin man, kundi ibinuhos ko ang aking kaluluwa sa harap ng Panginoon.'" 1 Samuel chapter 1 verses 12 to 15. "At naparaon si Abigail kay Nabal, at narito, siya ay nagdaos ng kapistahan sa kanyang bahay, gaya ng kapistahan ng isang hari, at ang puso ni Nabal ay masaya sa loob niya, sapagkat siya ay lasing na lasing. Kaya't wala siyang sinabi sa kanya, kulang o higit pa, hanggang sa pagliwanag ng umaga. Ngunit nangyari sa kinaumagahan, nang ang alak ay nawala kay Nabal, at ang kanyang asawa ay nagsaysay sa kanya ng mga bagay na ito, na ang kanyang puso ay namatay sa loob niya, at siya ay naging parang bato. At nangyari pagkaraan na may 10 araw na sinaktan ng Panginoon si Nabal, na anupat siya'y namatay." 1 Samuel chapter 25 verses 36 to 38. "Si Absalom nga ay nag-utos sa kanyang mga lingkod na nagsasabi, 'Tandaan ninyo ngayon kung ang puso ni Amnon ay masaya sa alak. At pagka aking sabihin sa inyo, saktan ninyo si Amnon. Kung magkagay, patayin mo siya. Huwag kang matakot, hindi ba ako nag-utos sa iyo? Maging matapang ka at maging makisi.'" 2 Samuel chapter 13 verse 28. "Naglagay ka ng kagalakan sa aking puso, higit kaysa sa panahon na dumami ang kanilang trigo at ang kanilang alak. Ako'y kapwa hihiga sa kapayapaan at matutulog, sapagkat ikaw, Panginoon, ay pinatahan mo lamang akong tiwasay." Psalm chapter 4 verses 7 to 8. "Huwag kang pumasok sa landas ng masama, at huwag kang lumakad sa daan ng masasamang tao. Iwasan mo ito, huwag kang dumaan dito, tumalikod ka at lumisan ka. Sapagkat hindi sila natutulog maliban kung sila ay nakagawa ng kasamaan. At ang kanilang pagkakatulog ay inaalis maliban na lamang kung sila ay makapagpapabagsak sa ilan. Sapagkat sila ay kumakain ng tinapay ng kasamaan at umiinom ng alak ng karahasan." Proverbs chapter 4 verses 14 to 17.
Ang alak ay manunuya, matapang na inumin ay nagganganit, at sinumang nalinlang niyaon ay hindi pantas. Proverbs chapter 20 verse 1. Ang umiibig sa kalayawan ay magiging dukha, ang umiibig sa alak at langis ay hindi yayaman. Proverbs chapter 21 verse 17. Sino ang may aba? Sino ang may kalungkutan? Sino ang may mga pagtatalo? Sino ang may daldal? Sino may mga sugat na walang dahilan? Sino ang may pamumula ng mata? Sila na nangaghihintay ng matagal sa alak. Silang nagsisiparoon upang humanap ng halo-halong alak. Huwag mong tingnan ang alak kapag ito ay mapula, kapag ito ay nagbibigay ng kanyang kulay sa saro, kapag ito ay gumagalaw ng matuwid, sa wakas ay tumagat na parang ahas at tumutusok na parang ulupong. Ang iyong mga mata ay makakakita ng mga ibang babae, at ang iyong puso ay magsasalita ng mga masamang bagay. Oo, ikaw ay magiging gaya niyaong nakahiga sa gitna ng dagat, o gaya niyaong nakahiga sa tuktok ng isang palo. Sinaktan nila ako, sasabihin mo, at hindi ako nagkasakit. Sinaktan nila ako at hindi ko naramdaman. Kailan ako magigising? Hahanapin ko pa ulit. Proverbs chapter 23, verses 29 to 35. Hindi para sa mga hari, O Lemuel, hindi para sa mga hari ang uminom ng alak, ni sa mga prinsipe man ay matapang na inumin. Baka sila'y magsinom at makalimutan ang kautusan at ibaluktot ang kahatulan ng sinuman sa nagdadalamhati. Bigyan mo ng matapang na inumin siya na handang mamatay, at alak sa mga mabigat ang loob. Painumin siya at kalimutan ang kanyang kahirapan, at huwag nang alalahanin ang kanyang paghihirap. Proverbs chapter 31 verses 4 to 7. Sa aba nila na nagsisibango ng maaga sa umaga, upang sila'y sumunod sa matapang na inumin, na nagpapatuloy hanggang sa gabi, hanggang sa masunog sila ng alak, at ang alpa at ang biola, ang pandereta, ang plauta, ang alak ay nasa kanilang mga kapistahan. Ngunit hindi nila pinapansin ang gawa ng Panginoon o pinagmamasdan man ang gawa ng kanyang mga kamay. Isaiah chapter 5 verses 11 to 12. Sa aba nila na tumatawag sa masama na mabuti at sa mabuti ay masama, na naglalagay ng kadiliman sa liwanag at ng liwanag sa dilim, na naglalagay ng mapait sa matamis at matamis sa mapait. Sa aba nila na pantas sa kanilang sariling mga mata at masinop sa kanilang sariling paningin. Sa aba nila na makapangyarihan sa pag-inom ng alak at mga taong may lakas sa paghaluin ng mga tapang na inumin, na nagpapawalang sala sa masama dahil sa gantimpala at nag-aalis ng katwiran ng matuwid mula sa kanya. Isaiah chapter 5 verses 20 to 23. Sa aba ng korona ng kayabangan ng mga manglalasing sa Ephraim, ng maluwalhating kagandahan ay nalalanta na bulaklak na nasa ulunan ng matatabang dibis nila na nangangalusaw sa alak. Ngunit sila'y nangagkamali rin sa pamamagitan ng alak at sa matapang na inumin ay naliligaw. Ang saserdote at ang propeta ay nangagkamali dahil sa matapang na inumin. Sila'y nilamon ng alak, sila'y naliligaw dahil sa matapang na inumin. Sila'y nagkamali sa pangitain, sila'y natitisod sa paghatol. Isaiah chapter 28 verses 1 and 7. Ang mga salita ni Jonadab na anak ni Rechab na kanyang iniutos sa kanyang mga anak na huwag uminom ng alak ay natupad, sapagkat hanggang sa araw na ito ay hindi sila umiinom, kundi sumusunod sa utos ng kanilang ama. Gayunman ako'y nagsalita sa inyo, bumangon ng maaga at nagsasalita, ngunit hindi ninyo ako dinilip. Jeremiah chapter 35 verse 14. Ni hindi iinom ng alak ang sinumang saserdote pagka sila ipapasok sa pinakaloob na korte. Ezekiel chapter 44 verse 21. Ngunit pinasyahan ni Daniel sa kanyang puso na huwag niyang dungisan o kanyang sarili sa bahagi ng pagkain ng hari o sa alak man na kanyang iniinom. Kaya't kanyang hiniling sa prinsipe ng mga bating o yuno na huwag niyang dungisan ang kanyang sarili. Daniel chapter 1 verse 8. Sapagkat sila'y magsisikain at hindi mga bubusog, sila'y mga kikiapid at hindi lalago, sapagkat sila'y huminto sa pakikinig sa Panginoon. Ang pakikiapid at ang alak at ang bagong alak ay nag-aalis ng puso. Hosea chapter 4 verses 10 to 11.
Natapwa't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Zacharias, sapagkat dininig ang iyong panalangin, at ang iyong asawang si Elizabeth ay manganganak sa iyo ng isang anak na lalaki. At tatawagin mo ang kanyang pangalang Juan, at ikaw ay magkakaroon ng kagalakan at kasiyahan. At marami ang magagalak sa kanyang kapanganakan, sapagkat siya ay magiging dakila sa paningin ng Panginoon, at hindi iinom ng alak ni matapang na inumin. Siya ay mapupuspos ng Espiritu Santo maging mula sa sinapupunan ng kanyang ina, at marami sa mga anak ni Israel ang ibabalik niya sa Panginoon nilang Diyos." Luke chapter 1 verses 13 to 16. "Tingnan nga ninyo na kayo'y lumakad na maingat, hindi gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong na inyong tutubusin ang panahon, sapagkat ang mga araw ay masasama. Kaya't huwag kayong maging mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. At huwag kayong malasing sa alak na kung saan ay labis, ngunit mapuspos ng Espiritu. Nagsasalita sa inyong sarili ng mga salmo, sa mga salmo at mga himno at mga awit na espiritual, na umaawit at maawit sa inyong puso sa Panginoon, na laging nagpapasalamat sa lahat ng mga bagay sa Diyos at Ama sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Pasakop kayo sa isa't isa sa pagkatakot sa Diyos." Ephesians chapter 5 verses 15 to 21. Ito ay isang tunay na kasabihan. Kung ang isang tao ay nagnanais ng katungkulin ng isang obispo, siya ay naghahangad ng mabuting gawa. Ang isang obispo nga ay dapat na walang kapintasan, asawa ng isang asawa, mapagbantay, matino, may mabuting pag-uugali, mapagpatuloy, may kakayahang magturo, hindi mahilig sa alak, walang mga aklas, hindi sakim sa maruming kita, kundi matyaga, hindi palaaway, hindi sakim. Isa na nagpupunong mabuti sa kanyang sariling sangbayan, na nagpapasakop sa kanyang mga anak ng buong kabigatan. Sapagkat kung ang isang tao hindi marunong mamahala sa kanyang sariling bahay, paano niya mapangangalagaan ang iglesia ng Diyos? Hindi isang baguhan, baka sa pamamagitan, baka sa pagmamataas, ay mahulog siya sa kahatulan ng Diablo. Bukod dito ay dapat siya magkaroon ng mabuting ulat ng mga nasa labas. Baka siya ay mahulog sa kadustaan at sa silo ng Diablo. Ngayon din naman ang mga diakono ay dapat na mainat. Hindi dalawang dila, hindi mahilig sa maraming alak, hindi sakim sa mahalay na pakinabang. Hawak ang hiwaga ng pananampalataya sa malinis na budhi, at ang mga ito ay patunayan din muna. Pagkatapos ay hayaan silang gumamit ng katungkulan ng isang diakono na natagpo ang walang kapintasan. Gayun din naman ang kanilang mga asawang babae ay dapat maging mainhin, hindi mapanirang puri, matino, tapat sa lahat ng bagay. Ang mga diakono ay maging asawa ng isang asawa na pinamumunuan ng mabuti ang kanilang mga anak at ang kanilang sariling mga bahay. Sapagkat sila na gumagamit ng katungkulan ng isang diakono ng mabuti ay bumili sa kanilang sarili ng isang mabuting antas at malaking katapangan sa pananampalataya na kay Kristo Jesus. 1 Timothy chapter 3 verses 1 to 13. Sapagkat ang isang obispo ay dapat na walang kapintasan bilang katiwala ng Diyos, hindi mahilig sa sarili, hindi madaling magalit, hindi mahilig sa alak, hindi manunumbat, hindi mahilig sa mahalay na pakinabang. Ngunit isang mahilig sa mabuting pagtutungo, isang mahilig sa mabuting tao, matino, makatarungan, banal, mapagpigil, nang hawakang mahigpit ang tapat na salita gaya ng itinuro sa kanya, upang sa pamamagitan ng magaling na aral ay makapaghikayat siya at mahikayat ang mga sumasalungat. Titus chapter 1 verses 7 to 9. Datapwa't sabihin mo ang mga bagay na nagiging magaling na aral upang ang matatandang lalaki ay maging mapagpigil, mainhin, mapagpigil, malusog sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa pagtitiis. Gayun din naman ang matatandang babae na sila ay maging marapat sa kabanalan. Hindi mga mapag-akusa, hindi mahilig sa maraming alak, mga guro ng mabubuting bagay, upang turuan nila ang mga kabataang babae na maging matino, ibigin ang kanilang asawa, ibigin ang kanilang mga anak, maging maingat, malinis, maingat sa bahay, mabuti, masunurin sa kanilang sariling asawa upang ang salita ng Diyos ay huwag malapas tanganan. Inihikayat din ng mga kabataang lalaki na maging matino ang pag-iisip.
Titus chapter 2 verses 1 to 6. At sinabi niya sa kanila, "Ipahayag mo sa amin ang iyong pag-iisip tungkol sa mga kasulatan." Pagkatapos ay nagsimula ang una na nagsalita tungkol sa lakas ng alak. At sinabi niya ng ganito, "O kayong mga tao, totoong malakas ang alak. Pinaliligaw nito ang lahat ng tao na umiinom nito. Ginagawa nitong lahat ang pag-iisip ng hari at ng ulila, ng alipin at ng malaya, ng dukha at ng mayaman. Ginagawa rin nito ang bawat pag-iisip sa kagalakan at saya, lalo pat hindi naaalala ng tao ang kalungkutan o utang man. At pinayayaman nito ang bawat puso, na ano pat ang tao ay hindi naaalala ni hari o gobernador. At ginagawa nitong pagsasalita ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng mga talento. At kapag sila ay nasa kanilang mga saro, nalilimutan nila ang kanilang pag-ibig sa mga kaibigan at sa mga kapatid. At pagkaraan ng ilang sandali ay bumubunot ng mga tabak. Natapwat kapag sila ay wala sa alak, hindi nila naaalala kung ano ang ginawa nila. O kayong mga tao, hindi ba ang alak ang pinakamalakas na nagpapatupad ng ganito? At nang siya ay makapagsalita, siya'y tumahimik." 1 Ezra chapter 3 verses 17 to 24. Ang alak ay masama, ang hari ay masama, ang mga babae ay masama, lahat ng anak ng tao ay masama, at gayon ang lahat ng kanilang masasamang gawa, at walang katotohanan sa kanila. Sa kanilang kalikuan din sila ay magdudusa. 1 Esdras chapter 4 verse 37. Huwag mong gawin iyan sa kanino man na iyong kinapopootan. Huwag kang uminom ng alak upang ikaw ay malasing, ni ang pagkalasing ay sumama sa iyo sa iyong paglalakbay. Tobit chapter 4 verse 15. Huwag kang maupong kasama ng asawa ng ibang lalaki o maupong kasama niya sa iyong mga bisig, at huwag mong gugulin ang iyong salapi na kasama niya sa alak. Baka ang iyong puso ay mahilig sa kanya, at sa pamamagitan ng iyong pagnanasa ay mahulog ka sa kapahamakan. Ecclesiastes chapter 9 verse 9. Ang alak at mga babae ay magpapabagsak sa mga lalaking may unawa, at siyang kumakapit sa mga pokpok ay magiging walang respeto. Ecclesiastes chapter 19 verse 2. Huwag mong ipakita ang iyong kagitingan sa alak, sapagkat ang alak ay sumisira ng marami. Ang hurno ay sinusubok ang gilid sa pamamagitan ng paglubog, ngayon din ang alak sa puso ng mayabang sa pamamagitan ng pagdalasing. Ang alak ay kasing ganda ng buhay sa isang tao kung ito ay ininom ng katamtaman. Kung gayon, anong buhay sa isang taong walang alak, sapagkat ito ay ginawa upang pasayahin ang mga tao. Ang alak na ininom ng katamtaman at sa kapanahunan ay nagdudulot ng kagalakan ng puso at kagalakan ng pag-iisip. Ngunit ang alak na ininom ng labis ay nagpapahirap sa pag-iisip na may kaguluhan at pakikipagtalo. Ang kalasingan ay nagpapataas ng puot ng mangmang hanggang sa siya'y natisod. Ito'y nakakabawas ng lakas at gumagawa ng mga sugat. Huwag mong sawayin ang iyong kapwa sa alak, at huwag mo siyang hamakin sa kanyang kasayahan. Huwag mo siyang bigyan ng mga salita ng kasuklam-suklam, at huwag mo siyang pilitin na may paghihimo sa kanya na uminom. Ecclesiastes chapter 31 verses 25 to 31. Ang alak at musika ay nagpapagalak sa puso, ngunit ang pag-ibig ng karunungan ay higit sa kanilang dalawa. Ecclesiastes chapter 40 verse 20. At si Lot at ang kanyang dalawang anak na babae ay nanatili sa yungib, at pinainom nila ng alak ang kanilang ama, at sila ay sumiping sa kanya, sapagkat sinabi nila na walang tao sa lupa ang maaaring magtanim ng binhi mula sa kanila, sapagkat inisip nila na ang buong mundo ay nawasak. Jasher chapter 19 verse 57. Pagkatapos ay binigyan nila siya ng alak at siya ay uminom at nalasing, at inilagay nila sa harap niya ang isang magandang dalaga, at ginawa niya sa kanya ang kanyang gusto, dahil hindi niya alam kung ano ang kanyang ginagawa, dahil siya ay uminom ng sagana sa alak. Ganito ang ginawa ng mga anak ni Moab sa Israel sa dakong yaon, sa kapatagan ng Sitim, at ang galit ng Panginoon ay nagningas laban sa Israel dahil sa bagay na ito. At siya ay nagpadala ng salot sa gitna nila, at may namatay sa mga Israelita na 24,000 lalaki. Jasher chapter 85 verses 60 to 61. At ang alak at matapang na inumin ay hindi ako uminom, at hindi pumasok ang laman sa aking bibig,
at hindi ako kumain ng masarap na pagkain, ngunit ako'y nagluksa sa aking kasalanan, sapagkat ito'y malaki na hindi nangyari sa Israel. Testament of Reuben chapter 1, verse 10. At nang makita ko siyang nabuhos ng alak, dahil sa pagkalasing ng alak, ako ay nalinlang. At kinuha siya bagaman hindi ito pinayuhan ng aking ama. Kaya't dahil lasing ako sa alak, hindi ko siya nakilala. At ang kanyang kagandahan ay dinaya ako sa pamamagitan ng paraan ng kanyang pag-adorno. Testament of Judah chapter 2, verses 18 and 24. At pinalamutian niya siya ng ginto at mga perlas. At nagbuhos siya ng alak para sa amin sa piging na may kagandahan ng mga babae. At inilihis ng alak ang aking mga mata at binulag ng kasiyahan ang aking puso. Testament of Judah chapter 3 verses 6 to 7. Hindi ako uminom ng alak upang maligaw dahil doon. Testament of Issachar chapter 2 verse 7. At ngayon, mga anak ko, sinasabi ko sa inyo, huwag kayong malasing sa alak, sapagkat inilalayo ng alak ang isip mula sa katotohanan at nagbibigay inspirasyon sa pagnanasa ng kalibugan at umaakay sa mga mata sa kamalian. Sapagkat ang espiritu ng pakikiapid ay may alak bilang ministro upang magbigay kasiyahan sa pag-iisip, sapagkat inaalis din ng dalawang ito ang pag-iisip ng tao. Sapagkat kung ang isang tao ay umiinom ng alak sa pagkalasing, ito ay gumugulo sa pag-iisip ng maruruming pag-iisip na humahantong sa pakikiapid at pinapainit ang katawan sa pagkakaisa sa laman. At kung ang pagkakataon ng tita ay naroroon, siya ay gumagawa ng kasalanan at hindi nahihiya. Ganyan ang lasing na tao, mga anak ko. Sapagkat siya na lasing ay hindi gumagalang sa sinuman. Sapagkat narito, ako'y iniligaw din. Na anupat hindi ko nahihiya sa karamihan sa bayan, na sa harap ng mga mata ng lahat ay lumiko ako kay Tamar, at ako'y gumawa ng malaking kasalanan, at aking inilantad ang takip ng kahihiyan ng mga anak ko. Pagkatapos kong makainom ng alak, ay hindi ko iginalang ang utos ng Diyos, at kumuha ako ng isang babae ng Canaan upang maging asawa, sapagkat ang labis na paghuhusga ay kinakailangan ng taong umiinom ng alak, mga anak ko. At narito ang pagpapasya sa pag-inom ng alak. Ang isang tao ay maaaring uminom hanggat pinapanatili niya ang kahinhinan. Ngunit kung siya ay lumagpas sa hangganang ito, ang diwa ng paninilang ay sumasalakay sa kanyang isip at ginagawa ang lasenggo na magsalita ng karumal-dumal at magsalangsang at hindi mahiya, kundi maging maluwalhati sa kanyang kahihiyan at ituring ang kanyang sarili na marangal. Siya na gumagawa ng pakikiapid ay hindi nakakaalam kung siya ay nagdurusa ng kawalan at hindi nahihiya kapag inilagay sa kahihiyan. Sapagkat kahit na ang isang tao ay isang hari at pakikiapid, siya ay tinanggalan ng kanyang pagkahari sa pamamagitan ng pagiging alipin ng pakikiapid, gaya ko rin na nagdusa, sapagkat ibinigay ko ang aking tungkod sa makatawid bagay ang tigil ng aking lipi. At ang aking pamikis, iyon ay ang aking kapangyarihan. At ang aking diadema, iyon ay ang kaluwalhatian ng aking kaharian. At katotohanang nagsisi ako sa mga bagay na ito, alak at laman, ay hindi ako kumain hanggang sa aking pagtanda. Ni nakakita man ako ng anumang kagalakan. At ipinakita sa akin ang anghel ng Diyos na ang mga babae ay maghahari sa hari at sa pulubi magpakailanman. At sa hari ay inaalis nila ang kanyang kaluwalhatian at sa matapang na tao ang kanyang kapangyarihan. At mula sa pulubi maging yaong maliit na siyang tulugan ng kanyang karalitaan. Pagmasdan kung gayon, aking mga anak, ang tamang limitasyon sa alak. Sapagkat mayroong apat na masasamang espiritu ng kalibugan, ng mainit na pagnanasa, ng kahalayan, ng maruming kita. Kung umiinom kayo ng alak sa kagalakan, maging mainhin kayo sa pagkatakot sa Diyos. Sapagkat kung sa inyong kagalakan ay humiwalay ang pagkatakot sa Diyos, kung magkagayon ay bumangon ang pagkalasing at ang kawalang hiyaan ay nagnanakaw. Ngunit kung nais ninyong mamuhay ng matino, ay huwag ninyong hipuin ang alak. Baka kayo magkasala sa mga salita ng pangaalipusta at sa mga pakikipag-away at mga paninirang puri at mga pagsalangsang ng mga utos ng Diyos at kayo ay mamamatay bago ang inyong panahon. Bukod dito, ang alak ay naghahayag ng mga hiwaga ng Diyos at ng mga tao.
maging kung paanong inihayag ko rin ang mga kautusan ng Diyos at ang mga hiwaga ni Jacob na aking ama sa babaeng Canaanite na si Bathsheba na iniutos ng Diyos na huwag kong ihayag at ang alak ay sanhi ng digmaan at kaguluhan. Testament of Judah chapter 3 verses 10 to 29.